Dan isda oh. Ibang isda ito ah. Parang pang aquarium oh. Ganda ng kulay nila oh, stripes. Ganda oh. Oh, ganda ng kulay. Ano po bang isda ito? Parang pang aquarium. So, andito tayo sa ano eh, sa may dulo po ng ano, ng Dolomite Beach. So, ito ang pinapatungan natin ngayon, itong J-Tubes na may palamang gray sand. Maganda dito tumambay kasi yung nakapaikot na bato dito sa mga sa J-Tubes eh ang daming mga isda eh no. Hindi ito yung typical na mga isda na madalas nating nakikita sa phase 1 and phase 2 kasi ito yung parang mga pabilog na mga isda. Dito sila madalas sa mabatong area no, gaya niyan, isang grupo na naman. Yung sa first part ng ating video, isang grupo din po. Ito po yung status update no dito sa ano sa may dulo. So doon sa may trash boom, merong nanguha ng tahong. Yan si Kuya oh. Dahil alam niyo naman yung trash boom na yan ay punong-puno po yan ng tahong. Ayan, ipakita ko muna yung trash boom dito sa Baywalk. At syempre ang nagbabalik alindog dahil luminis na ulit na Dolomite Beach natin. So may mga bago lang ulit na dagsa pero konti lang naman na kalat. May bagong dumadagsang mga kalat pero at least no nakita natin yung pagbabalik ganda at alindog muli ng Dolomite Beach after ng ilang linggong walang dagsang, walang tigil na dagsa ng mga basura. And ito kasing
Jayo tubes dito, napapalibutan po ng ano no, ng mga bato. So maliban sa mga isda, meron din dito yung mga ayan oh. Ang gandang panoorin yung mga crab. Hindi ko alam kung nakakain ba ito pero parang hindi. Ayan oh. Da, syempre. Tapos maliban dyan, ang dami ring nakakapit na mga tahong pero maliliit pa dito sa mga bato. Kaya nga yung ano eh, yung mga kababayan natin na nag-comment kasi merong isang nagsabi na sana daw maglagay dito ng artificial reef. So ang sabi naman kasi ng iba, pag naglagay daw ng artificial reef dito, possible ang tumubo daw eh mga tahong agad-agad, kasi tingnan niyo naman yung mga nangyari sa bato eh, no? Puro mga tahong yung tumutubo. So it, andito ulit yung mga ano oh, yung mga ang kukyut na mga isda po. Ayan oh. Di ba kasi madalas nating makita dito yung mga parang mga dilis pahaba. Ito parang pabilog na mga isda. Tapos yun nga sabi ko, parang mga nakikita natin na mga isda sa aquarium. Hindi po ito puffer fish ha, or yung tinatawag nating botete. Talagang ibang klaseng isda po ito. Oo, ang ganda nilang panoorin po oh. Ayan, pasintabi lang sa mga dumadagsa ulit dito na mga kalat. Ang kukyut. Yan na sila oh. Doon kasi habang naglalakad tayo kanina no, from phase 1, pagpasok natin dito sa may phase 2, sobrang dami ring isda. Pero iba naman eh, yung parang mga dilis, mga pahaba na mga isda. Ang dami po. Kaso nga lang, dahil sa hindi ganun kalinaw, at although maaraw, kaso medyo foggy, hindi talaga sobrang kita yung mga isda sa ating video. Pero dito sa actual po, sa location mismo, talagang ang dami nila. Hindi lang makita sa ating ano, video. So kung matatandaan po ninyo, ito yung binakbakan. I mean, dito nagdemo yung ano, yung beach cleaner, and temporarily doon muna nilagay sa gilid nung Thursday yung mga kalat. Pero nahakot na din naman po. Dahil sa may sako na sila. Ganda ng dagat po at ang ganda ng buhangin. Nga lang may isang naligaw dito na tilapia. Patay na nga lang. Ayan o. Oh. Sayang. Pwede pa siguro itong pamprito.